Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawi mong kami mabihisan ang tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal. At pag-alabi nawa kami sa kanyang loobin at kaisipan upang kami naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote ng mga Hentil. Ipinangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos, sapagkat ang pinangangahasang ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga Hentil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa sa tulong ng mga tanda at kababalaghan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Iliriko, ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa naparangalan na. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Makakikilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag.
sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansa'y nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansa'y nahayag. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula na ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nagwika ang katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya yung una, gaanong utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkautang. Dali, maupo ka, gawin mong 50. Sabi ng katiwala, at tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkautang. Wika niya, isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Lucas, gayon din. Pero magsimula. Klaruhin ko kagad, ang pagnanakaw, ang pandarambong,
ang panluloko sa kapwa, ang pandaraya, ang korupsyon, masama. Masama po yun. Di ba may mga advokasya? Ha? Maging malinis, maging maayos. Transparency, accountability pagdating sa ari-arian tungkol sa pera. Masama po magnakaw sa kaban ng bayan. Pero, yun po ah, klaro po yun. Meron kasing katiwala na, naku, madaya, nilustay ang ari-arian ng Panginoon. Anong narinig ko sa iyo? Simula ngayon, sesante ka na. Naku, naisip niya. Wala na akong trabaho. Saan ako pupunta? Hindi ko naman kayang magbungkal. Hindi ko naman kayang mag-araro. Hindi naman ako kayang maghasik ng butil. Nahiya naman ako mamalimo sa kalye. Ano gagawin ko? Aha! O, magkano utang mo? 100 tapayan ng langis. O, atin-atin lang ito ha. Imbis na 100, gawin mong 50. Ikaw naman, magkano utang mo sa Panginoon ko? 100 kilo ng trigo. Aha, isulat mo sa utang mo, 80. Nalaman ito ng kanyang Panginoon. Pinuri niya. Wais, maparaan, matalino. Ito naman ang sabi ni Jesus sa atin. Tama po, magpakabanal tayo, maglingkod, huwag manakit ng kapwa. Pero meron ding paalala sa atin. Ang sabi ng Panginoong Senyor, kasi yung mga tao ng sandaigdig na ito, daigdig na ito, mas maparaan kaysa yung mga maka-Diyos o makalangit. Ang sabi sa atin, huwag natin tularan ang kanilang pagdarambong, tularan natin ang kanilang pagkamalikhain. Ha? Okay po ba? Ha? Biyan ang pong baon ng salita ng Diyos. Malapit na po ang eleksyon. Gamitin po natin ang tamang pagdedesisyon. Ang mga kandidato, ipagdasal natin lumitaw ang karapat-dapat upang ang isa-isip kapakanan ng mga mamamayan, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Kami ang dahilan, kaya't ika'y parurusahan, upang ang hantungan mo ay kamatayan. Poong Jesus, Nazareno, patawarin mo kaming mga makasalanan dito sa mundo, handog ang buhay mo sa mga katulad ko. Ikaw ang aming Diyos, Poong Jesus Nazareno. Yan pong awit, Poong Jesus Nazareno ni Esang de Torres. Sariwain natin ang ating pagmamahal, ang ating paglilingkod. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, nawa po, hatakin natin, palawigin natin, padamihin natin ang debosyon para sa ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na tumawag sa atin upang maging mga tapat na tagapangalaga tayo sa paggamit ng mga biyaya ng daigdig para sa kabutihan ng lahat. Tugon po natin, Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panglipunan sa sambayanan. Manalangin tayo. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging karapat-dapat sa pagtitiwala ng mga tao at huwag magnais ng makasariling kabutihan sa kanilang pagsasakatuparan ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo.
Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may patrabaho at ang mga manggagawa, naway maging tapat at magalang sa isa't isa, manalangin tayo. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway mabigyan ng biyaya ng pagtitiis sa kanilang karamdaman, manalangin tayo. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumaon, naway umani ng bunga ng kanilang pagpapagal sa walang hanggang kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming mga tapat mong tagapangalaga ng iyong kaharian. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus, Nazareno, narito kami sa harap mo. Anak at himapay, alay namin sa iyo. Magbasa, tangkay ng ubas at butil ng trigo. Nazareno, anak at tinapay sa lanan, ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalang buhay na Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa't pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mo anak na pinakamamahal. Ipagkalo mong kaming makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ang sarili ng kami matubos kaya itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanak kaya't sambayanay mo'y dito'y nabanaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso nang yung anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami, nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal. Banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagulat sa bulan. Sa pilay ay nagmalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat.
Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Ipagdasal po natin ang mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yung sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid,
Mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pasasalamat ay kinakailangan.
sanedo, siyang sinisinta. Alleluia, alleluia. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmamakawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na poong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangalan sa binyang na ikaw ang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyo pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng Nazareno, nilulwalhati ka namin.